Yan tige, no? Why have you chosen me? Alam niyo po, yan po isa sa mga paboritong awit ng inyong lingkod sapagkat ito po ay nagpapatunay ng isang tanong ng biyaya ng Panginoon, no? Isang tanong ito na nagpapatunay kung sino tayo pero ba tayo tinawag ng Panginoon, no? I just can't understand, no? Why have God have chosen us, no? At salamat po Sister Arian sa isang napakagandang awit na yan. At ngayon po, tayo po'y darako na sa ating pong pag-aaral ng salita po ng Panginoon. Ang ating pong pag-aaralan, ang huling salita na ating pong natutunan sa panahon ng COVID-19, which is the word frontliners. At ngayon pong umaga na ito, ating pong pag-aaralan, ang isa sa pinakamahalagang frontliners, no, literally sa panahon ng pandemyang ito, which is the church. The church as a frontliners, at ang ating tagline dito ay the church must stand together. At ating pong kukunin ang ating pong talakayan sa Acts chapter 5 verses 12 to 42. But for time constraint, ating pong babasahin from verse 29 to 42. Sundan na lamang po ko ng inyong paningin. Acts chapter 5 verses 29 to 42. Pero pag-aaralan po natin from chapter 5 verse 12 hanggang matapos po ang talatang ito. Verse 29 said, "Then Peter and the other apostle answered and said, 'We ought to obey God rather than men. The God of our fathers raise up Jesus, whom you slew and hang on a tree. Him at God exalted with his right hand to be a prince and a savior, for to give repentance to Israel and forgiveness of sin. And we are his witness of these things. And so is also the Holy Ghost, whom God had given to them that obey him.' When they heard that, they were cut to the heart and took counsel to slay them. Then stood there up one in the council, a Pharisee named Gamaliel, a doctor of the law, had in reputation among all the people, and commanded to put the apostles forth a little space, and said unto them, 'Ye men of Israel, take heed to yourselves what ye intend to do as touching these men. For before these days rose up Theudas, boasting himself to be somebody, to whom a number of men, about 400, joined themselves, who was slain, and all as many as obeyed him were scattered and brought to naught. After this man rose up Judas of Galilee in the days of the taxing, and drew away much people after him. He also perished, and all, even as many as obeyed him, were dispersed. And now I say unto you, refrain from these men and let them alone. For if this counsel or this work be of men, it will come to naught. But if it be of God, ye cannot overthrow it, lest haply ye be found even to fight against God. And to him they agreed, and when they had called the apostles and beaten them, they commanded that they should speak in the name of Jesus, and let them go. And they departed from the presence of the council, rejoicing that they were counted worthy to suffer shame for his name. And daily in the temple and in every house, they ceased not to teach and preach Jesus Christ." Pagpalain mo po dakilang Diyos ang mga talatang ito. Nawa ito'y magsilbing hamon sa buhay po ng mga anak po ninyo. At nawa dakilan Diyos, ito'y amin pong patuloy na makita sa panahon ng pandemya na ito, that the church must stand together. All these things we pray in Jesus' name. Amen. Magandang umaga po sa inyo lahat. Alam niyo po, yung Book of Luke po, ay ang Book of Acts, sinulat po yan ng isang doktor na ang pangalan po ay Lucas, no? Isang respetado at dedikadong lingkod ng Diyos
Nakasama-kasama po ni Pedro at later on kasama po ni Pablo sa kanyang ministeryo. Itong lalaking ito ay sumulat no ng dalawa sa mahalagang libro sa aklat ng kasaysayan ng church history. Dahil ang mga sinulat niya, ang Book of Luke at ang Book of Acts, it covers both the life, death, and resurrection of Jesus Christ, who is the head of the church, and also the birth, suffering, and victory of the church, which is the body of Christ. No? At ang text po na ating pong pinag-aralan ngayon, ay ito po ay nagpapakita na ang simbahan po ay patuloy na gumagawa ng ministeryo, ipinagtiwala ng Panginoon sa kanya, kahit na po sila ay dumadaan sa aftermath ng isang, sabi natin, iskandalo, kasi itong si Ananias, si Sapphira ay pinatay ng Panginoon, pinatay ng Espiritu Santo dahil sa pagsisinungaling ng dahil sa pira. No? No? At, pero sa kabila po nung nangyari kay Ananias at Sapphira, sabi ng banal na kasulatan sa Acts chapter 5 verse 12 and onwards that the church is experiencing its continuous growth. Ibig sabihin po, patuloy po na lumalago ang church. At itong portion po nito ng chapter 5 ay nagpapaalala sa atin, no? Na ang continuing persecution ng mga Roman government sa mga tagasunod ni Kristo at sinasabi sa kanila, pinag-uutos sa kanila na huwag silang mangaral patungkol kay Kristo. So itong mga church noon, no, yung nabuo sa Acts chapter 2 na church, ay lumago ito na lumago, but in chapter 5 they experienced their first persecution. Pinipigilan silang mangaral ng salita po ng Panginoon. Napipigilan sila, pinipigilan sila, pinipersecute sila na huwag silang mangaral patungkol kay Jesu Kristo. Kaya lang, itong isang leader nila, ang pangalan ay Pedro. Minsang lumayo sa Panginoon, minsang tumalikod kay Kristo, pero nang dahil sa pagmamahal niya sa Panginoon, siya ay nanumbalik kay Kristo at siya ay pinagpala ng pagpapatawad ng Panginoon. Ni-restore muli ng Panginoong Jesus at siya ay pinagkalooban ng Panginoon ng isang mandato na pangunahan ang kanyang mga kawan. No? Siya po ang naging unang pastor sa Jerusalem Church. Itong si Pedro hindi napapigil. Mula pa chapter 2, preach siya ng preach. First preaching, 3,000 souls got saved. Pangalawang preaching, 5,000 souls got saved. Pangatlong preaching, at sa araw-araw na nagpipreach sila, every day, lots of souls are being added to the Lord and added to the church. Kaya nung siya ay pinigilan, ay hinuli to si Pedro, siya ay ikinulong, pero muling pinalaya ng Panginoon, hindi siya pinalaya ng mga pariseo, hindi siya pinalaya ng gobyerno, siya ay pinalaya ng Panginoon. Isang gabi, binuksan ng Diyos ang pintuan ng kulungan, at siya ay sinabi, pangaral kang muli, ipangaral mo ang aking sinasabi sa iyo. At muli siyang kinuha, inaresto, at pinalo, at halos patayin ng mga pariseyong ito. Pinagtangkaan na nga siyang patayin, sapagkat ang kanyang mandato ay mangaral ng salita ng Panginoon ayaw ng mga Romanong sundalo, ayaw ng Roman government na i-preach ni Pablo, ni Pedro, ang Kristong kanilang ipinako. Ganyan ang naranasan ng simbahan sa panahon ng Book of Acts. No? Alam niyo po, sa panahon ngayon, in these trying times of COVID-19, marahil, makikita nyo, pansin nyo, ang daming mga simbahan ang tumigil sa kanilang mga operasyon. No? Wala na sila sa usual operation. Ngayon dapat may tapos na ang Seven Saints, preparasyon na ng DVBS. Pero ngayon, very unusual, very not normal ang ating po nararanasan. Limited ang ating physical gathering. Wala tayong mga camp. Wala tayong physical DVBS, but we are planning to have an online DVBS this coming vacation ng mga bata. And the church was confined sa maraming mga services ito, sa online services, at least mula noong March hanggang sa bago matapos ang taon ay naibalik sa paunti-unti sa physical gathering ng 50%. But to no avail, we go back again noong last
second week of March, we go back again to online dahil sa sudden surge. Napakahirap po, no? Napakahirap na nararanasan ng simbahan sa panahon ngayon. Pero ito pong gusto kong tandaan po ninyo. Nais ko pong tandaan nyo po ito. May COVID o wala? May COVID o wala? The church is the spiritual frontliner of our community. Siya po ang spiritual frontliner. Hindi po pwedeng pigilan ang simbahan na maging frontliner sa spiritual na kailanan ng mga tao. Kailangan ngayon ng mga tao ang pangaral ng salita ng Panginoon. Kailangan ang church patuloy po nangangaral, whether siya po ay nasa online or whether siya po ay nasa onsite. Remember these things. Hindi po nawawala yung essentiality ng church kung ito man ay nasa online o nasa onsite. Although we prefer the onsite, pero mga kaibigan, mga kapatid, we will just obey the government, not because they are persecuting us, but they are just protecting us against this COVID-19. But nonetheless, I want to tell all of you, the church is the spiritual frontliner ng ating community. The church mandate and the message of the church is always the same: to preach Christ crucified and make disciple sa isang komunidad. Hindi po tayo titigil na mangaral ng salita ng Panginoon, mangaral ng ebanghelyo ni Kristo at gumawa ng mga disipulo sa bawat dako ng ating lugar, sa bawat dako ng ating komunidad. We might be doing it in different methodology. We might doing it in different way, but the end factor is always the same. Make disciple in every community. Ngayon, there is a call. There is a challenge for every Baptist, Christian, Bible-believing church to be the spiritual frontliner like the old days. Na katulad ng panahon ni Pablo, katulad ng panahon ni Pedro, na walang makapipigil sa kanila na mangaral ng salita ng Panginoon. Hindi ang pamamalo, hindi ang pananakot, hindi ang persecution ng kanilang gobyerno ang magpipigil sa kanila na mangaral ng ebanghelyo ni Kristo. Whatever it will cost, even it will cost their life. Kailangan po yan ng kailangan po tayo ng ating lipunan. Hindi pwedeng magsara ang church. Kaya kahit sa online, we will invest time. We will invest our money, our time para mangaral ang salita ng Panginoon. We will balance everything just to make sure that the gospel of Jesus Christ is being preached in every netizen, in every churches, in every community. At ngayon po, tayo po may mga physical na mga gawain like yung ating buhay musmos at times na tayo nakikita ng mga ALS. It is a time to make disciple of our community. Why? We are the spiritual frontliners. Bago tayo magsimula ng ating mensahe, gusto ko tingnan natin, bakit po ang church ay kailangang maging spiritual frontliner ng ating komunidad? Una po, meron tayo tinatawag na spiritual decline ng mga tao. May spiritual decline ang mga tao sa panahon ngayon. Yung mga tao sa Book of Acts chapter 5, makikita niyo yung spiritual decline nila. Kahit na may mga nangangaral na, kahit na may bagong-bago lang yung simbahan, dahil po yung iba ay hindi talaga mananampalataya, yung spirituality ng kanilang komunidad ay talagang bumababa. Na example na lang po si Ananias at si Sapphira. Itong mag-asawa na ito ay pinatay ng Panginoon dahil sa kanilang pagsisinungaling sa Espiritu Santo. Ay biro mo nang ako si Ananias, ako'y magbebenta ng lupa, ibibigay ko pagbebentahan ito sa mga apostol. No? Pero hindi niya binigay yung buong buo at ang binigay lang niya ay yung mga karampot. At siya pinatay ng Panginoon. At si Sapphira, ganun din, ang sinungaling, pinatay din ng Panginoon. No? There is a spiritual decline. Okay? Itong Sanhedrin, the Sanhedrin thought they can pin the leaders down. Kasi ito si
si Apostol Pedro gusto pa rin mangaral, gusto na siyang patayin ng Sanhedrin, buti na lang may Gamaliel. Buti na lang pinigilan ni Gamaliel, sabi niya, mga kapatid, mga kasama ko sa Sanhedrin, no, baka alam natin, itong taong ito, baka gawa ng Diyos yung kanilang tinatrabaho. Baka matagpuan natin yung ating mga sarili nakikipag-away sa Diyos. Kung yan ay sa tao, mamamatay ang gawain nila. Pero kapag yan ay sa Diyos, hindi natin yan mapipigilan. Yan ay trabaho ng Diyos. No? Kaya mga kapatid, sa panahon ngayon, no, ang daming mga tao, they continue to stay away far from God. Ang dami pa rin mga tao na hindi makumbinsi, ayaw manampalataya na si Jesus ang daan ng kaligtasan. Ayaw nila panampalatayanan na kapag sila ay nanampalataya kay Kristo at sila ay nagsisi ng kanilang kasalanan, sila po ay maliligtas at magkakaroon ng buhay na walang hanggan at sila ay dadali ng Diyos sa langit. At kung pagkakataon din sila maranasan ng kamatayan, sila ay dadali ng Panginoon sa langit sa pamamagitan ng rapture. At muli babalik ang Panginoon kasama ang church sa kanyang second coming. Ang daming mga taong ayaw manampalataya dyan. At maging ang mga mananampalataya, sila po ay nakaka-experience ng mga spiritual decline in this time of trouble. Bakit? Ang daming mga mananampalataya, they almost quit. They almost backslide. Sila ay talagang grabe yung pagbaba ng kanilang spiritualidad, ng lamig, ng hinawa, talagang tumigil sa paglilingkod, wala na yung ministry, iniwan, pagkatapos may mga ginagawa pang mali sa kanilang buhay. Bakit? No? I don't know. But a factor is because the church has been at least na-confined sa mga online services. But that should not be the case. Kapag ikay mananampalataya at alam mo may online service ng church, atin ka. Huwag lang puro teleserye sa TV. Umating ka. Eh, paso, sayang ang load. Mga kapatid, nakakagastos nga tayo ng soft drinks, nakakagastos nga tayo ng mga pagkain, nakakagastos nga tayo ng mga panload kapag tayo naglalaro. Pero pag gawain ng Panginoon, kapag online services, ayaw mong dalohan, nangihinayang ka sa pera. Oh, come on, people. That is the reason why many people, many Christians right now are experiencing spiritual decline because of their spiritual habit, because of their spiritual discipline. Then, the church should be a frontliner in our society. Tulungan natin yung mga tao sa kanilang spiritual na problema. Kung sila hindi pa nanampalataya, tulungan natin sila. Akayin natin sila sa Panginoon. Mag-disciple po tayo. Hello church, gising po kayo. Kailangan po natin ng mga discipler. Kailangan ng tao, yung simbahan, yung mananampalataya, nandun sa labas, nag-aakay ng mga tao, nagbabahagi ng ebanghelyo, nagdidisipulo ng mga tao hindi pa kay Kristo. Why? These people, if they die in COVID-19, they will go to hell. Kaya mga kapatid, yan ang dahilan ba't hindi tayo titigil. Yung spiritual decline ng mga tao. Pangalawa, yung doctrinal heresy mula sa mga false teacher. Yung mga tao sa Sanhedrin, no? At maging yung komunidad nila Pedro, itong mga Hudyo na ito, they fail to understand who Jesus is. They fail na makilala kung sino talaga si Kristo. Kaya nga hanggang ngayon, hanggang sa kasalukuyang panahon, ang mga Israelita, ang mga Hudyo, naghihintay po sila ng isang Mesaya. Hindi nila naalala na yung batang sinilang doon sa Sabsaban, na buhay, nagturo, nagpakain, nagpagaling, at magadakay hinuli, pinako sa krus, namatay, inilibing, at muling nabuhay, yun yung Kristong hinihintay nila, yun yung Mesaya hinihintay nila. They fail to understand who Jesus is. And the preaching of the apostles na nagbibigay clarity rito, ayaw nilang intindihin. At nakikinig pa sila doon sa mga tao na nagtuturo na hindi yan ang dapat yung panampalatayanan. Huwag niyong paniwalaan yung mga mangingisda na yan. Hindi naman nag-aral ng Biblia yan eh. Hindi naman nag-aral ng salita ng Panginoon yan. Sa amin kayong makinig. The church should be the main frontliners kasi po ang church po ang dapat mag-refute
If these people, yung mga kumakalat ngayon ay nagtuturo ng mga maling doktrina. Itong mga taong ito, they are not helping people sa kanila spiritual decline, bagkos sila ang dahilan bakit maraming tao ang humihiwalay sa Diyos ng Biblia. Mga kapatid, kapag mayroong isang simbahan na nagturo na ang isang tao na pinanganak pagkatapos ng pagkamatay ni Kristo ay ligtas na kahit na walang pagsisisi, even if there is no repentance, all people are saved, yun po ay mali. Bakit po? Sapagkat kailangan ng tao ang magsisi ng kanyang kasalanan, manampalataya kay Kristo para maligtas. Kapag may nagsabi na sa isang simbahan bagamat malaki na ang banal na kasulatan ay hindi salita ng Panginoon, pakiiwasan po. Kapag may nagsabi sa inyo na wala ng rapture na hinihintay ang church sapagkat naganap na noong AD 70, pakiiwasan po. Maling doktrina yan at nagkalat yan. Sino po ang magre-repute? Sila? Hindi yung magre-repute yun, mga kapatid. Alam nyo bakit? Eh, pare-parehas mali ng doktrina yun eh. Tayo po na nasa Biblia ang doktrina, tayo po ang dapat sumaway. Tayo po ang dapat mag-refute. We will rebuke them, we will refute them in love, but nonetheless, if they do not recant their doctrine, hindi nila pinigil, hindi nila binawi ang kanilang sinabi, they are no longer a brother to us. Why? Their faith is not of a Christian faith. Their faith is not based on the Bible. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, tandaan niyo po ito. Ang dami pong heresy sa ating paligid. So, tapos ka na ba sa mensahe? Nagsisimula pa lang po ako. Mga kapatid, tandaan niyo po ito. The church is the frontliner sa panahon ng COVID-19. During this day, what should be the role of the church as a frontliner? What should be our main task bilang isang church para matiyak natin na nagpapatuloy, gumugulo at ginagawa ang ministeryo at mandato ng simbahan? Ano ang dapat natin gawin? Let me share you three things. Bilang isang mga frontliners, ito po ang ating unang tatlong bagay na gagawin. Una ho, let us share the gospel message in every people. Mga kapatid, tungkulin po natin, no? Tungkulin po natin ibahagi ang mensahe ng ebanghelyo sa bawat tao. Napakahalaga sa panahon ngayon that the church is continuously sharing the gospel of the Lord Jesus Christ. Si Pedro po, he preached, pinipigilan, he still preach, kahit na siya ay banatan, kahit siya ay takutin, kahit siya ay saktan, walang makakapigil sa kanila, at nung siya ay pinigil, ang sabi ni Pedro, we ought to obey God rather than men. Church, if this government will try to threat us and persecute us and instruct us not to preach, we will still preach. Pero mga kapatid, praise the Lord, malaya pa rin ang ating bansa na mangaral ang salita ng Panginoon. Yun nga lang talaga ang kailangan tayong proteksyon ng gobyernong ito. Pero mga kapatid, wala pong pwedeng pumigil sa atin bilang isang simbahan na tayo po ay mangaral ng Ebanghelyo ni Kristo. Bakit? Yan ay kailangan ng mundo ngayon. This COVID-19 might hinder us doing our church stuff. Yung mga usual activities natin. Wala, may DVBA, may anniversary, may love banquet, may seventh last word, may Easter, tapos may mga DVBS, may mga camp tayo. Those are usual activities. Pero mga kapatid, si COVID-19, hindi niya tayo kayang pigilan na sabihin sa mga tao yung pag-ibig ni Kristo sa kanila, yung pag-aalay ng buhay ni Kristo para sa kanila, yung mensahe ng kaligtasan nila. Kailangan nating ibahagi ito sa kanila. The gospel matters into this time. Why? People are looking for hope. Ang dami po mga tao, talagang humahanap po sila ng pag-asa.
Pero mga kapatid, wala pong kapag-apag-asa ang isang tao malibang siya'y manampalataya kay Kristo. Kaya ito yung pinapangaral ni Pedro. Ito yung pinapangaral ng mga apostol sa panahon ng early church. At sila'y pinipigilan ng mga Sanhedrin, pinipigilan ng mga gobyerno ng Romano. Pero sabi ni Pedro, we ought to obey God rather than men. Mga kapatid, our enemy is not the government. Our enemy is the COVID-19. And COVID-19 will never hinder us and cannot hinder us in sharing the love of Christ, the salvation that God has given to them, that has offered to them. Huwag tayong magpapigil. Huwag nating hayaan na mapigilan tayo sa ating pangangaral. Pangalawa, let us serve the Lord by helping our community. Alam niyo po, si Peter at yung mga tagasunod ni Kristo, pag binasa niyo po dyan, they are doing signs and wonders sa panahon nila. May mga miracle sila at nagpapagaling sila, no? At tumutulong sila sa mahihirap, nagbibigay sila ng pagkain, they are helping the community sa kanilang mga pangangailangan. Ngayon po, mga kapatid, napakaganda po na ang simbahan po ay pinaglilingkuran ang Panginoon sa pamamagitan ng pagtulong din sa kanilang komunidad. Let us be part of the solution rather than be a part of the problem. No? One thing is sure, no? This COVID-19 reminds us that we can do a lot of ministry in different facet. Kaya mga kapatid, napakahalaga po sa church na makita natin, let us be part of the solution rather than the problem. Let us help our community. Let us be a pantry to them. No? Kung pwede nga lang tayo maggawa ng community pantry, how I love that. How I love to see a church doing that. One church that I know in Llano, they are doing the community pantry. Tinanong ko, nag-share ba kayong gospel? No, they just share the blessing. They just give food packs. Tayo naman po, nagbigay tayo ng relief goods sa mga estudyante at sa mga ilang mga pamilyang ating dinidisipulo. At bahagi doon ay nakapagbahagi tayo ng salita ng Panginoon. But tayo po ay nagiging frontliner, nagiging tagapanguna na tulungan ng ating gobyerno sa kanila pong laban, sa ating laban against COVID-19 by being part of the solution. Huwag na ho tayo magreklamo. Huwag na ho tayo kung ano-ano pa nasasabi natin. Ang kailangan po natin gawin, magtulungan po tayo. Tumulong po tayo sa gobyerno. Ang ating church, we have a community transformation program. Bakit po? Sapagkat tayo po ay nagkakaroon po tayo ng ALS. That is a community transformation program. Hindi huminto ang ALS natin even in the fact na tayo COVID-19. Buhay Musmos Feeding Ministry, hindi po tayo tumigil. Mula pa noon hanggang ngayon, magkakaroon na tayo muli. Nagbibigay tayo ng relief, no? Praise the Lord sa ating ministry partner, ang Motor Trade Life and Livelihood Assistance Foundation. Nagbibigay sila ng tulong para tayong mga simbahan na sa komunidad ay makatulong sa ating mga kapwa. Ang paalala po ng COVID-19 sa atin, madaming pamamaraan ang ministeryo. Sa panahon nila Pedro, tumutulong sila. They are doing signs and wonders. They are praying for the sick. They are praying for their community. They are giving food packs. They are helping the widow. Yun ang kanilang trabaho sa church. Mga kapatid, sa panahon ng COVID-19, we should be innovative in doing our ministry in the new normal. Bakit? Yung methodology lang naman ang ating pong babaguhin. The message is still the same. Gawin natin yung community work that will lead to community transformation. Let us help Barangay Gulod to transform this community. And let us turn this community upside down by sharing the gospel. Kaya sabi ni Apostle Pablo, ako'y tutulong.
Sabi ni Pedro, ako'y kami tumutulong, kami gumagawa. Kaya yung mga sulat ni Pedro, ito'y sulat din para sa mga Kristiyanong mga may persecution. Pero paalala niyo ng banal na kasulatan, paglingkuran din natin ang Diyos sa pamamagitan ng pagtulong sa komunidad. Serve the Lord by helping our community. Wherever you are, be part of the solution, not the problem. Bakit? Mas maganda yon kaysa naman tayo yung bahagi ng problema ng komunidad natin. No? Pero mga kapatid, sa ating pong pagtulong sa komunidad, tiyakin po natin ito'y paglilingkod sa Panginoon. Hindi tayo nagpapakitang gilas. Hindi po tayo magyayabang ng ating mga ginagawa. Ito ay paglilingkod sa Panginoon sapagkat yun ang gusto ng Panginoon sa atin. In times of trouble, in times of persecution, no matter, sabi nila Pedro, no matter what kind of government you are, we will still help the poor. Kasi yung mga poor nila, yung poor Jews noon, they are helpless. Wala tumutulong sa kanila. But the church helps them. Yung mga widow, wala tumutulong sa kanila. Ang sabi ng mga apostol, let us set up a deacon na magiging table server, tagatulong sa mga widow. Yun ang ministry ng mga deacons noon. They help the community. Mga kapatid, I am encouraging you to be part of our community transformation ministry. Choose. You want to be with ALS? So be it. You want to be part of the Buhay Musmos? Let us help one another. Be part of the relief program? So be it. Let us serve the Lord by helping our community. And lastly, the church should be a front line in shedding light to the heresy of our time. Alam niyo po mga kapatid, si Peter po mula sa Acts chapter 5 verse 29 to 32, hinire-reintroduce ni Pedro si Jesus sa Sanhedrin. He is explaining that Jesus is the promised Messiah whom they hang on a tree. No, kaya lang sabi nila, huwag ka lang mangaral patungkol sa Kristo ngayon, baka sa amin mo pa sinisisi yung kanyang pagkamatay. Sabi ng Acts chapter 5 verse 28. No, baka naman sa amin mo pa isisi pagkamatay ng Kristo na yan. Huwag ka nang mangaral, itigil mo na yan. Bakit po? Itong mga tao sa Sanhedrin ay hindi talaga nakikilala kung sino si Kristo. At sila ay yung maraming mga sa panahon nila Pedro, marami ring mga nangangaral ang nangangaral ng mali. Alam niyo po what is alarming today? Alam niyo po kung ano yung alarming ngayon? Today, during the COVID-19, ang daming mga false preachers and teachers, parang mga kabuti, dinaraya ang mga tao kung ano-ano mga pinagsasabi. No, sa gitna ng Semana Santa, may isang mangangaral, napakahinhin pa magsalita, pero nagsabi, ang Bible daw, hindi daw salita ng Panginoon. Sinundan yung kanyang kapartner, ang sabi niya, wala nang rapture. Tapos, sinundan pa ulit yung kanyang kapartner, lahat daw ng ipinanganak ay ligtas na. Nung mga pinanganak pagkatapos ng kamatayan ni Kristo, lahat daw ligtas na. Ang daming mga heresy. Ano ang trabaho ng church? Let us protect the people from heresy. Warn them. Mga kapatid, baka kayo po ay nabibigla. Bakit gano'n yung ilang grupo na sinasamahan ni Pastor? Alam niyo po, sabi ko nga sa isang Bible study natin, There are several things that gives me sleepless night. Isa doon, kapag inatake mo ang salita ng Panginoon. Hindi ako makakatulog. Alam niyo bakit? As long as there are people who are preaching heresy in our time, I have to speak. Why? Because a lot of people will be deceived and they will all go to hell. Maraming mga miyembro ng church ang mapunta sa mga maling doktrina. Kaya atin-atin din kayo ng Bible study. Atin-atin kayo ng mga training natin. Aral-aral tayo ng Bible. Bakit? Ang dami pong naglipa na nagsasabi ng maling katuruan.
Kahit po isang sikat na pastor, sikat siya sa kanyang mga aklat, sikat siya sa kanyang programa sa radyo, nagtuturo na rin na hindi na wala nang rapture na inihintay ang simbahan. Those are false doctrine. We are still hoping for that blessed hope of all the believers. We are waiting for that day, the rapture of the church. Alam niyo po mga kapatid, we are here not to debate or win a debate, but we are here to warn people against heretic doctrine and heretic teachers, and explain to them bakit itong mga taong ito ay tinawag nating mga kulto. Alam niyo bakit? Mga kapatid, meron po tayong mga cardinal doctrines na hindi po tayo amenable na i-compromise yun. Ano-ano yun? The inerrancy, the inspiration, inerrancy, and infallibility of the scripture. Hindi tayo papayag dyan na i-compromise yun, na sabihin, hindi yan salita ng Panginoon, gawa lang ng tao yan. This is the word of God. Pangalawa, the universality of salvation. Naniniwala po tayo na ang offer ng kaligtasan ay para sa lahat, pero ang kaligtasan ay matatamo ng taong nagsisi ng kanyang kasalanan at nanampalataya kay Kristo. Pangatlo, naniniwala tayo sa rapture. It's sapagkat yun ang sinabi ng Bible. Pag yung mga cardinal doctrines na yan ay nabago at kinompromise ng isang grupo ng simbahan at hindi nagsisi, mga kapatid, ang tatawag natin sa kanila kulto. Alam niyo po bakit? Hindi na po kasama sa Biblia ang itinuturo nila. At sino po ang nagtuturo ng mga katuroang hindi base sa banal na kasulatan? Mga kulto. And we have to warn people from those heretic people. As we end, being a frontliner, let us continue to obey God rather than men. Let us focus our eyes upon Jesus. Let us make disciples even in pandemic time, all for the glory of God. Huwag po tayong tumigil. Sumunod pa rin tayo kay Kristo. Sumunod pa rin tayo sa sinasabi ng Panginoon. Huwag tayong magpapigil. Huwag tayong magpa-apekto sa mga sinasabi ng tao. Huwag ka na magsimba. We ought to obey God rather than men. Let us focus our eyes upon Jesus. In this time of pandemic, as a church, sabi ng Bible, casting all your care upon Him, for He careth for you. Mga kaibigan, mga kapatid, sa panahon ng COVID-19 na ito, magsasara po ang ating series, pero ang aking iiwanan sa inyo, manatili ka nakatingin kay Kristo. Sa panahon ng pandemic na ito, huwag kang tumigil. Tumingin kay Kristo. Let us go and make disciples, even in pandemic time. Huwag po tayong tumigil doon. Ano man ang paraan, gawin natin. All for the glory of God. Tayo po ay manalangin sa Panginoon. Dakilang Diyos, salamat po ng marami sa iyo. Salamat po, Panginoon, sapagkat ikaw ang tumawag sa church na ito na maging frontliner, spiritual frontliner, sa panahon na ang mga tao po ay humaharap sa matinding pagsubok. Dalangin ko, dakilang Diyos, gabayan niyo po ang aming simbahan. Magawa namin, magampanan namin ang tawag po ninyo tungkuling iniatang mandatong ibinigay sa amin ng may buong pagmamahal at buong katuwaan sa aming buhay. Salamat po ng marami sa iyo, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen at amen. Thank you very much for listening to the message.